naalala nyo pa ba itong video na to? Naka-upload sa ating YouTube channel na Kakwela TV. Ito po yung namamagang ngipin ko po. Man. So yun guys, gusto ko lang i-share sa inyo kung kailan ko pinabunot yung ngipin na yan. Mapanood nyo rin kung bakit nga ba ako nagkaroon ng ganyang pamamaga ng ngipin. Mapanood nyo yung video, nung nawala yung pamamaga, lumiit siya. May nangyari guys na parang maliit na pamamaga. Yung parang ganito, yan papakita ko sa inyo. Tagal na daw na ano yung ngipin mo, sira, pag pinabayaan mo, pwede pala yung bakterya pumasok, magkaroon ng bakterya yung hanggang sa puso mo. Kaya hindi naman siya masakit pero malambot siya. Tapos nung ginagalaw-galaw mo siya, umuputok siya. Dinuduro ako siya. Yan pala ay nana po siya. Sa mga nanonood guys ha, pasintabi po sa mga nanonood, baka, pasintabi po sa mga kumakain dyan, baka may kumakain dyan. So yun, ibig sabihin pala, nakakalunok tayo ng nana. So yun guys, welcome back sa ating YouTube channel. Ako nga pala si Kakwela TV. So naalala nyo pa ba itong video na to? Ito po yung naka-upload sa ating YouTube channel na Kakwela TV. Ito po yung namamagang ngipin ko po. Mag-isang linggo ko po yung iniinda. Isang linggo ko po siyang ginamot. Ayan, grabe po yung pamamaga niya. Kung mapapansin nyo, grabe po yung maga ng pisngi ko. Para akong sinuntok ni Pacquiao. Magang maga siya. Ayan, unti-unti siyang lumiliit. At ayan na. Ayan. So matagal na po yan, mag-iisang taon na po, mahigit po yan. So yun guys, gusto ko lang i-share sa inyo kung kailan ko pinabunot yung ngipin na yan. So nakaraan ko lang po pinabunot yan, mag-iisang linggo po bago po siya. Mag-iisang linggo pa lang po bago po napabunot, ayan, medyo magaling na po siya ngayon. So ayun guys, share ko lang sa inyo kung bakit nga ba nagkaganyan. Sa mga hindi pa nakanood ng video na yan, so ilalagay ko yung link dyan sa baba para mapanood nyo rin kung bakit nga ba ako nagkaroon ng ganyang pamamaga ng ngipin. So kwento ko na rin dito no, habang ano, habang din nyo pinapanood, habang nandito sa video ko. Yan, ang nangyari po kasi noon guys, mayroon kasi akong sirang ngipin dito. So dahil nanghihinayang ako sa ngipin ko, pinapasta ko po siya. Eh medyo malalim na kasi yung butas. So pinatingin ko po sa dental clinic, ang sabi, pwede pa daw pastahan. So nung pinastahan, mga isang ilang buwan, sumakit siya. Nung sumakit talagang ano, sumakit siya dahil din sa pagkakape ko. Pag nagkakape ka kasi ng mga ano, pumapasok, sumisiksik yung kape. Eh matamis yung minsan yung kape, 'di ba? Eh sumisiksik niya sa pinakaloob, kaya pag sumakit, grabing sakit. Doon po nag-start po yung pamamaga ng ngipin ko. Tapos siguro nasabayan ko pa na naipwersa-pwersa ko yung ngipin ko noon, kaya talagang napersa talaga siya. Mayroon time na hindi ako makatulog, sobrang sakit po talaga yon. So mag-iisang linggo siya namamaga. Then dahil dito ako sa probinsya, hindi na po ako nakapagpa-check up. Bumili na po ako ng gamot sa tindahan. Dito po, eh nasa probinsya po kasi kami, kaya nahirapan po kaming pumunta pa sa bayan para magpa-check up. So dahil may nabili din po ako dito. Dito naman may nabibiling ano, mga gamot. Yun nga lang, dahil nga sa probinsya, hirap bumili ng mga antibiotic kapag wala kang reseta ng doktor. Pero ang recommend ko sa mga kaparehas ko na namamaga ang ngipin, dapat ipa-check up nyo po ang inyong mga ngipin sa mismong sa mga doktor. Kasi sabi nga nila, kapag nagtitake ka daw ng antibiotic na wala kang reseta ng mga doktor, tapos nagtitake ka nun, posibleng hindi mo mapatay yung bakterya. Ibig sabihin nun, lalakas lang yung mga bakteryang may iwan. Kaya yun pala yung isa kahalagahan ng kailangan mo magpareseta sa mga doktor. So wag din po pala tayo magbasta-basta magtake ng mga antibiotic. Kaya kailangan talaga natin na magpa-check up sa mga doktor para maresetahan din tayo, para makabili rin tayo sa mga mercury drugs, kasi hinahanap talaga yan yung reseta. So antibiotic po yung tinake ko nun, tsaka mepinamic. So 7 days po ako nagtake nun guys nang walang reseta. So parang sariling ano lang namin yun. Pero sa mga magtatanong, mas maganda po ipa-check up nyo po ang inyong mga ngipin para maresetahan po kayo ng mga gamot na antibiotic, or antibiotic para mawala po yung pamamaga. So yung nawala po yung pamamaga guys, na nangyari sa akin yung napanood yung video, nung nawala yung pamamaga, lumiit siya. May nangyari guys na parang maliit na pamamaga. Yung parang ganito, yan, papakita ko sa inyo. Parang ganyan guys. So mga ilang ano rin, siguro sabihin natin mag-iisang taon ko rin ano yan, na namamaga siya na maliit dito.
So maliit lang siya, hindi ko siya pinapansin kasi hindi naman siya sumasakit. Tapos busy ako nun sa trabaho dahil nga busy rin ako sa ano, sa pagpapadala sa anak ko, sa pamilya ko, no. Yun, hindi ko nabibigyan ng time yung ngipin ko. Tapos namamaga siya. Yung maga na yun, akala ko ano lang siya, tubig. Yun pala ay isa po siyang nana. Kaya sa mga kumakain dyan, pasintabi po sa mga kumakain, baka mandiri po kayo. So yun po talaga yung totoo. Ang akala ko po dati ay, so akala ko po dati is ano lang siya, tubig lang siya, nana pala. So neto ko lang din kasi may mga napanood ako mga video dyan na about sa mga nagbubunot ng ngipin. So may mga nagbablog na din kasi na mga doktor na nagbubunot. So yun, napapanood ko. Tapos napanood, pinanood pa sa akin ni Macy sa TikTok yung pag matagal na daw na ano yung ngipin mo, sira, pag pinabayaan mo, pwede pala yung bakterya pumasok, magkaroon ng bakterya yung hanggang sa puso mo. Kaya yun, nagkaroon ako ng takot. Kaya ayun, pinaano ko na talaga, binigyan ko siya ng time na pabunot. So yun, dati nga, dahil nga hindi nga sumasakit, hindi ko siya binibigyan ng time para ipabunot. So lagi po siyang pumuputok yung ano, yung pamamaga. Namamaga siya, tapos hindi naman siya masakit pero malambot siya. Tapos nung ginagalaw-galaw mo siya, pumuputok siya. So akala ko parang tubig lang siya, parang tubig lang siya. So dinodura ako siya. Yung pala ay nana po siya. Sa mga nanonood guys, ha, pasintabi po sa mga nanonood, baka, pasintabi po sa mga kumakain dyan, baka may kumakain dyan. So yun, ibig sabihin pala, nakaka-lunok tayo ng nana. Sa may mga anak po dyan na may bukol yung ano, yung parang pinakita ko sa inyo kanina, ayun po, ay nana po yun. So ang pinakaano po dyan, pinaka the best pong gawin nyo, ipabunot nyo po yan para matanggal yung cause ng pagiging pamamaga niya ng nana. So ayan po yung pinaka the best yan guys, ipabunot nyo na po yan. So ayan, pinabunot ko na yan guys. So magkatabi yung ngipin na yun guys, pinabunot ko parehas bagang, dalawa na kasi magkatabi yun. So nandito yung isang ano, nagkadamay-damay na, tapos dito sa pangalawa, dun pala yung may namamagang nana. So pinabunot ko na po yung dalawa. Pwede po palang ano yun, ipasabi ko sa isave, pwede pa daw sanang isave yun, papatayin lang yung parang pinakaugat ata, yun yung sabi ng ano. Kaso nga lang, medyo mahal yung gamutan, mahal yung ano, yung ano, yung gagawin pag ganun. Kaya hindi na ako, hindi ko na pinabunot ko na lang kasi wala rin tayo masyadong budget. Kaya yun, pinabunot ko na lang siya. So sa mga nagtatanong dyan guys, kung ano nga ba yung ginamot ko doon, kasi marami pa pong nagko-comment doon sa video na nagtatanong ano nga bang ginamot ko doon. So yun nga guys, nasabi ko naman kanina na antibiotic lang at may pinamik kapag kumikirot. Talagang makirot po talaga yan na ano, pag unang mga araw, 3 days, basta namamaga pa siya, makirot po yan, ang sakit po. So yung pinaka the best ko na sinabi sa inyo guys is ipa-check up nyo po sa mga dental, sa dental clinic para maresetahan po kayo ng gamot. So yun, salamat po sa inyong panonood. Sana nakatulong po itong video to. Yun po, ingat po kayo and God bless guys.